Sa paglipas ng mga daan taon, ang simbahan ay mas naging mulat na si Maria, puspos ng biyaya sa pamamagitan ng Diyos, ay iniligtas mula sa sandaling ipinaglihi siya. Ito ang sinasabi ng dogma ng Imakulada Konsepsyon o Kalinislinisang Paglilihi kay Maria na inihayag ni Papa Pio Ikasyam noong 1854. Ang kamahal-mahalang Birheng Maria mula sa unang sandali ng paglilihi sa kanya sa pamamagitan isang bukod tanging biyaya at tanging karapatang mula sa makapangyarihang Diyos at alang-alang sa mga kagalingang dulot ni Kristo Jesus na tagapagligtas ng sangkatauhan ay pinangalagaan upang di mabahira ng dungis ng kasalanang mana. Ang karangalan ng isang ganap na bukod tanging kabanalan kung saan si Maria ay pinagyaman mula sa unang sandali ng paglilihi sa kanya ay lubos na nanggaling kay Kristo. Siya ay tinubos sa mas dakilang paraan sa kadahilanan ng mga kagalingan ng kanyang anak. Pinagpala ng Ama si Maria higit kaninuman kay Kristo kasama ang bawat pagpapalang espiritual sa langit at pinili siya kay Kristo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Sa pagbabalita na siya ay magsisilang sa anak ng kataas-taasan ng walang nakikilalang lalaki sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tumugon si Maria nang may pagsunod ng pananampalataya, walang duda na sa Diyos, walang hindi magaganap. Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Kaya, sa pagbibigay niya ng pagsang-ayon sa salita ng Diyos, si Maria ay naging ina ni Jesus. Sa kanyang buong pusong pagtaguyod, sa banal na kalooban para sa pagliligtas, nang wala ni isang kasalanang makapipigil sa kanya, ibinigay niya ang kanyang sarili ng buong buo sa katauhan at sa gawain ng kanyang anak. Ginawa niya ito upang kanyang mapaglingkuran ang misteryo ng pagtubos, kasama siya at umaasa sa kanya sa pamamagitan ng grasya ng Diyos.